Welcome back mga bro. So, panibagong araw naman muli. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makapag-share tayo ng mga panibagong tutorial. So, ngayon mga bro, may share lang ako sa inyo. So, magkakabit ako ng oil cooler. Mga bro, ayan. So, nabili ko to sa HMR. Murang-mura mga bro. Kasi sa Lazada, tumingin ako, ito ay halaga ng mahigit 1,000. So, meron ng 199. So, mag-shipping fee ka. So, ano rin, so 1,050 pa rin. So ito mga bro, nabili ko sa HMR. Ayan. So 399 lang. So murang-mura kaya binili ko na. So ano ba ang oil cooler mga bro? Ayan. So ang oil cooler ay oil cooling. Oil cooling is the use of engine oil as a coolant, typically to remove surplus heat from an internal combustion engine. That engine transfers heat to the oil, which then usually passes throughout a heat exchanger, typically a type of radiator known as an oil cooler. So, ibig sabihin, yung internal combustion engine mga bro, yung init ng makina, so naitatransfer niya into oil. So, pinaparasis naman yung langis. Kasi mga bro, dito sa, ayan, sa may cylinder head, tsaka yung block natin, so dito pinaprasis yung C-piston, sinisiksik niya yung air and fuel, tapos pag sisik na, so magsisend this spark plug, so yun, boom, sumasabog yung power. So kaya mga bro, sa parting ito, so ito yung pinakamainit na parte ng makina. Dito rin nakakabit yung tambutso, yung exhaust. So mga bro, so doon natin ikakabit ito. Ayan, nabili ko. Ayan, murang-mura mga bro. So 390 lang. Ayan, may kasama siyang hose. Ayan, saka yung mga lock na pakakabit na natin. So, ayan mga bro, kaya pag meron ka nito, so hindi ka mag-aalala na ititira ka dahil sa overheating. So, ayan mga bro, so umpisa na natin. Yan ito, yan mga bro, yung mga ano niya. Ayan, so kompleto naman siya. Ayan, so meron pa siyang kasamang gasket. Ayan, mga lock. Oh. Ito, may arrow pa. So, ibig sabihin, ito yung palabas. Ito yun naman yung papasok. Ayan, mga bro. So, kaso yung bracket niya, mga bro, maliit siya. Tsaka, parang hindi matibay. Kaya, gumawa ako ng mas malaking bracket. Mas matibay, mga bro. So, kasi madali lang baliin to eh. So, ito, gumawa ako ng matibay. So, ayan, samahan niyo ako at i-install na natin. Ayan. So, bali mga bro, so ikabit na natin yung bracket. Dito natin ikabit. Dito natin kabit. Tanggalin natin itong dalawa. Ayun mga bro, so ang ginawa ko, yunipay ko yung original na bracket niya kasi yung ginawa akong bracket, so hindi siya kasya dito. Maganda sana kung kasya ka, so pag sinasalpa ko, so hindi na siya malagyan ng ito, ng lock. So, hindi na siya malagyan ng bolt. So ang ginawa ko, para maikabit natin to, so yun pay ko ng pagganito. Ayan, so diskartehan na lang natin. Ayan mga bro, so ikabit na natin sa motor. Ayan mga bro, so ikabit muna natin tong bracket niya. So tinanggal ko na yung tornilyo niya. Ayan. Yan, tapos kabila. Sila tayo mga bro. So, ang kabit nito ay, so hindi siya pa ganito. So, kaganito. Ayan. So, kabit na natin. Ito
Paraparaan, paraparaan. Yan. Tapos, sa kabila. Yan, mga bro. So, nakabit na natin. Tingnan natin kung pantay. Parang malayo ah. So, yan. Okay naman. Ayusin na lang natin. Tita-din-tan. Tita-din-tan-din-tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Tingnan natin kung tatamaan pag nililiko. Ano ko naman? So, hindi naman siya tinatamaan. So, ganyan na siya mga bro. So, higpitan na natin. So okay na mga bro, nakabit na natin yung oil collar. Doon naman tayo sa hose. So kung nakikita nyo mga bro, ito, ayan. So meron yang, so ito yung palabas, ito yung papasok. So dito natin ikakabit yan. So tatanggalin muna natin itong mga bolts nya. So, ito yung itsura niya mga bro. So, papalitan natin ng... So, ganito yan. Papalitan natin ito. Tapos mga bro, so, huwag nyo rin kakalimutan itong gasket niya. Pag hindi tumatagas. Pero kahit hindi kayo malagay ng gasket, hindi naman tumatagas. Pero ilagay na rin natin. Ayan mga bro. Okay na mga bro, so mahigpit na siya. Tapos mga bro, itong host niya. Yan. So yun, nahaba pala nito. So susukatan na lang natin. Putulin natin. Para hindi masyadong ano. Yan. So putulin na natin. Mahaba naman eh. So mga bro, so ikabit na natin. Mamaya na natin ilock. So titry muna natin kung gumagana ba. Ayan. So mahigpit naman. Tapos yung isa mahaba pa rin. So
mga ganito lang. Putol pa tayo. Putulan natin. Ano mga bro? Putol na. Yan mga bro. So mahigpit naman. So ngayon itatry natin kung gumagana ba, kung working ba mga bro. Start natin. Ay. Ano ba yan? So, hindi pala nakawit yung spark plug. Sorry. Walang diyo. Gutom na, man. Tagalin natin mga bro. Tapos mamaya, subunutin natin to. Kung mayroon talagang lumalabas na langis. Subunutin natin to mga bro. Ayan. Kung mayroon lumalabas na langis. So, pag may lumalabas na langis dyan, yan yung araw niya. So, tama yung kabit natin. So, ayan mga bro. Oh, nakita nyo. Ayan o. Oh. So may lumalabas ng langis. Ayan. Tapos mga bro, so pag binunot natin to, so dito dapat lalabas. Palabas siya. Ayan, dito naman palabas sa hose. So baliktaran sila. O ayan mga bro. Ayan. So may langis nga. So ibig sabihin mga bro, so tama yung kabit natin. So ayan mga bro, tapos na tayo. So ganun lang po yung pag-install ng coil cooler. So sa mga hilig dyan, sa may hilig mag long ride, so magkabit kayo nito, madali lang ito at tsak hindi kayo ititirik dahil lang sa overheating ng makina nyo. So ito ang advantage mga bro pag meron kang oil cooler, kasi yung init ng internal combustion mo, so ito naitatransfer nya sa oil. Ipaprocess naman ito, tas lamig ulit, tapos ganun paulit-ulit lang sya yan mga bro. So nire-record ko pala nga mga bro na pag once na nagkabit kayo nito, so magdagdag din kayo ng langis. So kung 800 ml yung nilalagay nyo sa makina, so much better gawin nyo ng 1 liter. So yun mga bro, so magdagdag tayo ng 200 ml. Yan. So okay na yan mga bro. So kasi ang magpa-process yung langis nyo dito, so mas maganda, so dagdagan nyo rin yung langis nyo. Yun mga bro, so salamat sa panonood. Kung meron kayong hindi naintindihan, so huwag nyo kalimutan i-comment at sasagutin natin yan.